Po, si Renelyn Besana at ito ang aking psoriasis journey. 8 taon na simula nang nag-diagnose ako ng psoriasis. Sa umpisa, marami rin akong katanungan ano ba ang sakit na ito. Wala ito pagkapanganak ko sa aking bunsong anak mula sa 6 hanggang sa 1 maliit na butlig sa likod. Maraming nasasabing postpartum yan, nasumpit ako, virus, allergy, baka madumi ang dugo mo, kinulam ka, kinarma ka, ang daming haka-haka. Kahit ako, hindi ko rin alam ano ba ang paniniwalaan ko. Dumating na rin sa puntang tinanong ko ang Panginoon. Bakit ako? Anong naging kasalanan ko? Bakit maraming masasamang tao dyan? Bakit ako pa? Biglang uli ang masamang karanasan ng kabataan ko. I was battered, traumatized, abused. Lahat ng mga peklat, nawawala. Pero ang emotional at mental trauma, andito pa rin. Ngayon, nararanasan ko na naman siya uli. Bakit kailangan ko uling maranasan to kung kailan nagawa ko na siyang nakalimutan? Sa puntong halos sumuko na ako, kasabay ng mga marka at bakas ng sorong, nandyan din ang bakas ng aking kahinaan. Alam kong mali, alam kong hindi tama, alam ko sa sarili ko na minsan naging marupok ako sa mga pagsubok. Pero ano nga ba ang nasa isip ng taong lugmok na lugmok? Yung mga panahong wala ka nang halos malapitan, mga kamag-anak mo, mga taong akala mong nagmamahal sa'yo, iniwanan ka. Kusong panoong kailangan mo sila. Nanganganak ka na ang kasama mo, yung dalawang anak mo na minor. Buti pa nga ibang tao may malasakit sa'yo. Pero yung mga taong akala mong dapat nasa tabi mo, wala sila. Yung dapat kapapanganak mo pa lang, nagpapahinga ka, pero hindi. Hindi ko nagawang magpahinga kasi nagkaroon ng infeksyon sa dugo ang bunso kong anak. Kaya ako pa rin ang tumatakbo back and forth sa hospital. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko, natutunan kong maging matatag. Kung wala kang maaasahan, asahan mong sarili mo. Para saan? Para sa mga taong nahandyan na kailangan ang lakas mo, ang mga anak ko. Wala na silang ibang kakampi kundi ako. Ko kinaya ang lahat. Dahil ito sa kanya. Dahil ito sa nagtiwala uloy ako sa kanya. Alam kong kinwestiyon ko siya. Pero siya pa rin ang naging kapitan ko. Sa panahon ng kagipitan, siya pa rin ang naging kakampi ko. Ngayon, masaya ako. Napatawad ko ang mga taong may nagawa sa aking mali. Kasi alam ko na pagpapatawad lang din sa kanila ang magbubukas ng pinto upang maging masaya ako hanggat may bitterness sa puso mo, hindi mo mararamdaman ang tunay na kasiyahan. Kaya ito ako, masaya ako. Masaya ako sa mga tao, sa piling ng mga anak ko. At nagsisimula uli kami. Ako po, si Renelyn Besana, Vice Presidente ng QC Fair Circle Quezon City Chapter. Inibigayat ko po ang mga may psoriasis sa taga Quezon City na sumali sa aming grupo. Alam niyo po, simple lang. Ang dami makakaunawa sa inyong pinagdadaanan, kaya mga tao rin parehas din ng pinagdadaanan. Ako po uli, si Ryan Alimbisana, representative ng QC Fairs, Balikat ni Kabalaga.